Meron ako mga bisikletang ipasisilip sa inyo ngayong araw, mga kapadyak. Itong mga bisikleta na to, bagong dating lang to dito sa pagawaan ng furniture dito sa may Paranaque. Kung natatandaan nyo yung last vlog natin dito, ipinakita ko sa inyo yung pito. Kung di ako nagkakamali, pitong classic road bike ang pinakita ko. Ngayon may mga bago tayo. May bago tayong tatlong road bike dito na pangmalakasan na naman itong mga road bike na to. Kagaya nito, Cervelo. Cervelo, halo to. Alloy, tsaka carbon. Yung mga piyesang nakasalpak sa kanya. Tignan nyo to. Kargado siya ng Shimano Ultegra. Group set yan, mga kapadyak. Yan yung isa sa ipasisilip ko sa inyo ngayong araw. Tignan nyo naman, no. Cervelo, no. Carbon yan, Lodi. Ito po, Cannondale. Tignan nyo, Cannondale, mga kapadyak. Itong Cannondale, tignan nyo yung frame niya. Palagay ko itong frame nito, kalahati ay carbon, kalahati ay alloy. Tignan nyo yung detalye niyan. Ayan o. Cannondale, mga kapadyak. Napaka-pogi, di ba? Itong Cannondale na to, ang group set naman nito ay Jura Ace. Tignan nyo RD niyan, no. Ayan o. Jura Ace. Ito naman yung pangalawang bisikleta na ipasisilip ko sa inyo mamaya. Aalamin natin kung ano-ano pa yung mga specs na nakasalpak dyan sa mga bisikletang ipinakikita ko ngayon. Ito pa yung isa, o. Ito naman yung pangatlong bisikletang ipakikita ko sa inyo ngayong araw. Tignan nyo naman kung anong bisikleta to. Pelt na road bike, mga kapadyak. Itong pelt na to, tignan nyo, full carbon. Ayan o, tignan nyo frame nyan o. Nakakatakot, di ba? Solid na carbon, Lodi. Ayan o, napaka-pogi nyan. Ayan o, oh, di ba? Halos lahat na ng pyesa nito, carbon, mga kapadyak. Ayan o, solid. Di ba? Carbon, Lodi, pelt. Itong pelt na to ay naka-group set ng Jura Ace. Ayan o, Jura Ace group set yan. Alamin natin kung ano-ano pa yung mga nakasalpak na pesa dyan. At syempre, alamin din natin kung magkano nagkakahalaga itong mga bisikletang to. Update ko na lang din kayo, mga kapadyak, sa mga available pang classic road bike na naiwan dito ngayon. Dahil yung iba rito ay nakuha na, pero swerte naman at may mga naiwang pang classic road bike kagaya nitong Fagin. Ayan o. Itong Fagin, isa rin to sa magandang classic road bike na naipakita ko nung nag-vlog ako rito. Ito pa, oh, Pinarello. Oh, andito pa rin yan. Yung isang Olmo nakuha na, pero itong isang Olmo ay swerte namang nandito pa. Kaya sa mga naghahanap nito at sa mga may korsonada nito, swerte, nandito pa yan. Andito pa rin yung ibang road bike natin kagaya nitong GT. Oh. Ayan, GT. Ito, GT na Aero, mga kapadyak. Ayan, oh. Grabe, solid yung forma niya. Nakita nyo na rin yung mga specs niyan dun sa last na vlog natin. Pero eto, nandito pa rin yung shock. Ayan o, solid, di ba? Pagkaganda-ganda ng mga classic road bike natin dito. Tapos kung natatandaan nyo yung Sinelli na classic road bike na ipinakita ko dun sa Pasig, eto, at dinala na siya dito ngayon sa Paranaque, mga kapadyak. Ayan o, Sinelli. Ito yung pinakapangdiinan na nakita ko ngayon dito. Oh, classic road bike na Sinelli na kargado ng Daytona Campagnolo. Ayan o. Swerte, nandito pa to, mga kapadyak. What's up, mga kapadyak? Nandito tayo ngayon sa 152 Levittown Avenue, Better Living Subdivision, Paranaque City. Kung natatandaan nyo yung last vlog ko rito na ipinakita ko sa inyo yung mga nagagandahang classic road bike dito at kargado ng Jura Ace at Campagnolo. Ngayong araw, meron tayong mga bagong dumating dito na talaga namang pangmalakasan na naman itong mga bisikletang ipakikita ko at ipasisilip ko sa inyo ngayong araw. Ang balita ko, itong mga bisikleta na to ay Cervelo, Pelt, at saka ano pa nga ba yung isa? O basta, dyan na lang kayo, mga kapadyak, para malaman nyo kung ano-ano yung mga available na bagong bisikletang ipakikita ko dito sa video natin. Kung interesado kayong malaman kung ano-ano yung mga bagong bisikleta dito, samahan nyo ako today. Let's go!
Okay mga kapadyak, magsisimula na tayo. Ipapakita ko na sa inyo itong unang bisikletang road bike. Tignan nyo naman kung anong brand yan. Cannondale mga kapadyak. Tsaka pansinin nyo yung frame nya. Yung frame nya parang mapapansin mo dito sa unahan ng down tube nya ay parang alloy. Pero pagdating dito sa kalahati, makikita mo na may texture siya ng carbon mga kapadyak. Ayan, oh. Palagay ko itong frame na to, kalahating carbon at kalahating alloy mga kapadyak. Tignan nyo yung top tube nyo. Ayan, oh. Diba? Carbon na carbon, lodi. Tapos smooth na smooth yung pagkaka-welding sa kanya mga kapadyak. Ayan, oh. Napakaganda at talaga namang poging-pogi itong Cannondale na to. Ayan, oh. Cannondale. Itong Cannondale na to, kargado ng Jura Ace. Ayan, oh. Tignan nyo yung crank nyan. Jura Ace mga kapadyak. Diba? Alloy yan. Jura Ace. Tapos yung pedal niya, Welgo. Welgo. Diba? Solid. Napakakinis, no? Tingnan nyo yung FD niya, no? Jura Ace din yan. Yung FD niya, mga kapadyak. Solid, diba? Tapos sa RD, Jura Ace na rin yan, mga kapadyak. Ayun, diba? Poging-pogi. Sa gulong na ginamit ay Schwalbe. Schwalbe Lugano, mga kapadyak. Yung ginamit sa gulong. Tapos ang sukat nyan ay 700x25C. Katumbas nya ng 28x1.0. O yan. Jura Ace na rin palagi namit sa rim. Tapos dito sa kanyang hub ay palagi ko Jura Ace na rin yan mga kapadyak. Ayan o. O yun, Jura Ace na nga rin. Ayan yung ginamit sa hub. Quick release na yan mga kapadyak. Kaya hindi na kayo mahihirapan kung sakaling i-maintenance nyo itong bisikleta na to. Itong caliper brake nya, kargado na rin ng Jura Ace. Ayan o. Jura Ace na rin yan, mga kapadyak. Itong seat post nya, ay Richie. Ayan o. Itong mga to, sticker lang yan. Ayan, nilagay lang yan. Ayan o. Diba? Yung saddle nya, ay may logo ng Specialized dito. Ayan o. O, diba? Specialized. Ayan o. Guwapo. Oh, may nakalagay dito body geometry. Ayan. Oh, di ba? Specialized. Solid. Ang sukat ng frame natin dito, dito sa top tube ay 54 cm. Ayan, oh, 54 cm. Dito naman sa kanyang seat tube, ang sukat niya ay 52 cm. Ayan, oh, 52 cm mga kapadyak. Oh, di ba? Tapos dalawa battle cage natin dito, velocity. Ayan, di ba? Yan yung battle cage na ginamit dito. Dalawa yan. Kaya di na kayo mauuhaw kung sakaling ipang lolong ride nyo tong bisikleta na to. Oh. Sa harap nya, yung rim nya, Jura Ace na rin. Ayan o. Jura Ace na rin. Japan. Jura Ace na rin yung hub nya sa unahan. Tapos kagaya ng frame, itong fork nya, parang hollow din ng carbon at alloy. Ayan o. O diba? Oh, may nakalagay na SI dito. Oh, 'yan yung kanyang fork. Ito caliper brake niya sa unahan, no, Jura Ace din. Oh, ayan. Yung drop bar niya, ayan, pang-aero na carbon. Carbon, ayan. Etong stem niya, palagay ko ito Easton. Etong stem niya, palagay ko brand nito Easton. Tapos itong mga spacer na 'yan, no, FSA na carbon. Nakikita nyo, carbon na carbon yan mga kapadyak. Diba? Ito naman yung ginamit na shifter sa kanya. At the same time, brake lever nya na rin. STI na siya. Gawa ng Shimano. Jura Ace din yan, syempre. Ayan o, Jura Ace mga kapadyak. STI, legit na legit. Talaga namang poging pogi. Tignan nyo emblem nyan o. Oh, emblem ng Cannondale. Diba? Guwapo, makinis na makinis pa to ha. Makinis na makinis pa. Poging-pogi pa itong Cannondale na to. Itong Cannondale na to ay nagkakahalaga ng 110,000 pesos. Pero yung 110,000 pesos na yun, negotiable pa naman yan. Pwede pa nating pag-usapan yan mga kapadyak. Kaya kung makukursunodahan nyo itong bisikleta na to, huwag kayong mahiyang tumawag para mapag-usapan natin kung magkano yung pwedeng ibawas dito sa bisikletang to. Ayan o, may nakalagay pa dito, handmade in USA. O, diba? Yan yung Cannondale na available dito sa atin ngayon.
Oh, poging pogi. Ayan oh, Cannondale yan, mga kapadyaka yan, pag masundan nyo mabuti. Cannondale. Lipat naman tayo dito sa kabila. Ito naman yung pangalawang bisikletang ipakikita ko sa inyo. Cervelo na road bike, mga kapadyak. Itong Cervelo na to, yung frame nya ay alloy. Ayan oh, tignan nyo naman kung gaano kakapal yung frame nyan. Oh, down tube pa lang, panalong panalo ka na. Solid, sobrang kapal nyan no. Oh, napakakapal. Ito naman yung kanyang top tube. Ayan no. Solid na solid rin no. Cervelo. Oh. 'Di ba? Cervelo. Internal cabling siya. Dito dumaan no. Tsaka dito yung isa. Ayan no. Internal cabling, 'di ba? Smooth din yung pagkaka-welding sa kanya oh. Hindi mo masyadong makikita yung kanyang welding. Ayan o. Dito naman sa top tube nya, ayan, may nakalagay din dyan na Cervelo, mga kapadyak. Ayan o. Cervelo, di ba? Tapos dito naman sa seat tube nya, may makikita kang flag ng USA. Ayan o. Tapos dalawa rin yung kanyang battle cage na nakakabit dito. Parehong specialized yan, mga kapadyak. Itong Cervelo na to, kargado siya ng group set ng Shimano Ultegra. Tignan nyo yung crank nyan. Ayan o. Crank arm nya, mababasa mo rito, Ultegra. Tapos yung kanyang pedal, Shimano na rin yan, mga kapadyak. Agandahan pa nito, clutch pedal na to, quick release na rin siya, mga kapadyak. Diba? Shimano yan. Tapos dito, yung ginamit na hub sa kanya, harap at likod yan, Shimano Ultegra na rin yan, mga kapadyak. Quick release na. Hindi ka na mahihirapan kung sakaling i-maintenance mo tong bisikleta na to. Ayan o, Shimano Ultegra. Tapos dito may mababasa ka, ayan o. O. Diba? Pogi. Tapos tignan nyo yung ginamit na caliper brake sa kanya sa likuran, Shimano Ultegra na rin. O, diba? Sa gulong, ginamit sa kanya, Grand Prix 4000. Nakalagay dyan, ayan o. Grand Prix 4000. Tapos mayroon nakalagay na 23mm. Ang sukat nito ay 700 by 23C. Ayan, yan ang sukat nya, mga kapadyak. Tsaka tignan nyo yung ginamit na seat post sa kanya oh. Cervelo na rin yan na carbon, mga kapadyak. Diba? Sa saddle, ito yung ginamit. Ayan, goods na goods pa rin naman yung saddle na ginamit sa kanya, mga kapadyak. Sa gulong sa unahan, kaparehas lang din naman ang nasa likuran. Shimano Ultegra, tapos Grand Prix 4000, yung gulong, parehas lang din ang sukat. Yung hub ay Shimano Ultegra na rin sa unahan. At yung caliper brake sa unahan ay Shimano Ultegra na rin yan, mga kapadyak. Ito naman yung ginamit na fork sa kanya. Ayan o. Palagay ko, itong fork na to ay carbon. Pero hindi tayo masyadong sigurado kung carbon talaga siya. Pero kung papansinin mo sa personal, parang may lamang na carbon itong fork niya, mga kapadyak. Ayan o. Napaka-pogi, diba? Tapos, eto ginamit na shifter sa kanya. At the same time, eto na rin yung brake lever niya. Magkasama na yan. STI na Shimano Ultegra. Ayan o. O, diba? Tapos, meron ka pang ganito. Ewan ko kung ano tawag dito. Armrest ba to? Ayan. O. Parang armrest, mga kapadyak. Oo, tama, armrest nga yata to. Meron pang kasama oh. Ayan oh. O, diba? Tamang tama to, pang training. Itong Cervelo na to. Poging pogi naman ito. Tapos tignan nyo yung stem nya dito oh. Ayan oh. Itong takip na to, carbon. Pero dito, alloy. Tapos headset natin dito, ayan oh. Cervelo na rin yan, mga kapadyak. O, diba? Poging pogi. Tignan natin kung ilang speed to. 2, 4, 6, 8, 10. So 2 by 10 speed ang ating setup dito. Shimano Ultegra na rin sa RD, FD. Syempre yung crank pinakita ko na rin sa inyo na Shimano Ultegra. Ayan o. O, 2 by setup sya, mga kapadyak. Ayan, napaka pogi, diba? Ang sukat naman ng frame natin dito sa Cervelo na to, sa kanyang top tube ay ang sukat natin ay 54 cm. Ayan o. Sa kanya namang seat tube, ang sukat natin ay 51 cm.
Ang presyo ng ganitong bisikleta dito ay nagkakahalaga lang ng 70,000 pesos mga kapadyak. Ayan, no? Pero yung 70,000 pesos na yan, negotiable pa naman yan. Mapag-uusapan pa natin yan. Ayan, no? Diba? Cervelo. Kaya kung kursunada nyo tong Cervelo na to, tumawag na lang kayo sa numerong nakalagay sa description box para mapag-usapan natin kung hanggang magkano pwedeng ibigay sa inyo itong Cervelo na road bike na to. Panalong panalo na kayo rito mga kapadyak, oh. Bihira na kayo makakita ng ganito ngayon. Kung meron mang lumalabas, hindi na ganito yung forma. Dahil ito, may pagka-classic na to at saka formadong formado na. Kumbaga wala ka na talagang papalitan dito. Dahil condition na tong bisikleta na to. Sasakyan mo na lang. Ayan, Cervelo road bike mga kapadyak. Habol ko nga lang, ah, kung ilang speed tong Cannondale. Ayan, oh, bilangin natin 2, 4, 6, 8, 10. Oh, ayan, 2x10 speed setup din siya itong Cannondale mga kapadyak. Hinabol ko lang, baka kanina nakalimutan ko, para lahat ng detalye ng mga bisikleta natin dito alam nyo na. Para dito pa lang sa video, kung mapapanood nyo itong vlog natin, makapag-desisyon na kagad kayo dito pa lang sa panonood nyo sa ating vlog. Ito naman yung pangatlong bisikletang ipakikita ko sa inyo. Itong pangatlong bisikleta na to ay isa sa pinakamaganda ngayon na bisikletang ipakikita ko rito. Dahil ito, ang brand nito ay Felt. Ayan o, Felt mga kapadyak. Pansinin nyo yung mga piyesang nakasalpak dito, ha. Yung mga piyesa nito, halos lahat ng piyesa nito ay carbon na. Mula rito sa kanyang frame, oh. Ayan yung frame niya, oh. Makikita nyo yung quality ng pagka-carbon niya. O, diba? Carbon na carbon yan, Lodi. Kanyang seat post, Felt na rin na carbon. Ayan, oh. May ebidensya tayo dyan na nakalagay ay Felt carbon, mga kapadyak. O, diba? Dito naman, oh. Pansin ninyo tong kanyang seat stay, oh. Etong duktungan na to, ang ganda, oh. Oh. Solid yung forma, diba? O, yan. Puro carbon na yan, mga kapadyak. Lahat yan, carbon na. Yung mga nasa frame yan. Walang halong alloy dyan. Puro carbon yan. Itong frame nya mga kapadyak. Diba? Dito sa down tube nya, oh, simpleng simple lang din yung detalye ng frame nya. Ayan, meron lang ditong nakalagay na Felt. Tapos itong details na to. Tapos may mga mababasa kayo dito mga kapadyak. Ayan. Ayan lang yung design nya. Tapos ayan, makikita nyo carbon talaga siya. Solid na solid, ano? Tapos itong kanyang fork, oh, palagay ko Easton to. Ah, Easton nga mga kapadyak. Ayan, oh. Easton nga yan. Carbon din yan mga kapadyak. EC90 SLX. Ayan yung logo ng Easton. Ito naman yung word na Easton mga kapadyak. Yung ginamit naman na rim sa kanya ay Vision. Ayan o, Vision. Itong rim nya parang alloy. Oo, tama, alloy nga to. Ayan yung rim nya, o. Alloy mga kapadyak. Size ng gulong natin 700x22C. Ayan o, 700x22C. Specialized pala ginamit dito na gulong. Ayan o, specialized mga kapadyak. Tapos pansinin nyo yung rayos nya mga kapadyak, o. Bladed spokes na siya. Ayan o, makapal na siya tapos palapad. Ayan o, diba? Tapos madalang. Kaya ang gandang tignan. Yung ginamit pala na hub dito Vision na rin. Tapos quick release na rin yan, para easy to maintenance na kayo. Hindi na kayo mahihirapan pa mga kapadyak. Vision na rin yan. O, diba? Poging pogi. Tapos dito naman, sa caliper brake sa unahan, ang nakalagay dito ay Jura Ace. Tapos dito sa kanyang head tube, may mababasa kayong Felt. Ayan o, kabilaan yan. Parehong may nakalagay na Felt dyan. Diba? Dito naman sa kanyang drop bar, itong drop bar nya ay gawa ng Ritchie. Ayan o. Carbon din yan mga kapadyak. Carbon din. Itong kanyang stem, gawa naman ng Easton. Ayan o, medyo mahaba itong stem nya. Itong kanyang headset dito ay FSA na carbon. Carbon fiber nakalagay dyan o. O, itong mga spacer nya palagay ko alloy lang to, itong mga to mga kapadyak. O, tapos ito naka STI na rin, ha. Shimano na Jura Ace yung kanyang shifter dito at brake lever mga kapadyak. Shimano Jura Ace yan mga kapadyak, diba? Solid. Dito naman tayo sa battle cage nya.
Itong bottle cage niya, dalawa rin ang nakalagay. Nakalagay dito, Elite. Ayan o, dalawa yan. Parehong-pareho yan, mga kapadyak. Tapos, ang kagandahan pa dito, kasama pa tong air pump. Ayan o, original din tong air pump niya, mga kapadyak. Ayan. Tapos dito sa FD, makikita nyo na talagang Dura-Ace din ang nakalagay. Dahil may nakalagay nga dyan na Dura-Ace. Dito naman sa kanyang crank, mababasa mo rin dito na Dura-Ace siya, mga kapadyak. Ayan o, 2x setup to. Ayan, Shimano na Dura-Ace, mga kapadyak. Tapos ang kanyang pedal, Silvering Cleats pedal, Look. Look naman ang brand, mga kapadyak. Ayan o, Look. O, diba? Dito naman tayo sa kanyang RD. Itong RD niya, gawa na rin ng Dura-Ace. Ilang speed siya? 2, 4, 6, 8, 10 speed din. SRAM or SRAM yung ginamit sa kanyang chain, mga kapadyak. Ayan o, nakalagay dyan, SRAM. Nababasa ko dito. Tapos itong kanyang sprocket, palagay ko, ito ay Shimano na yun o. Shimano na nga siya, mga kapadyak. Tapos nakatunog mayaman na pala to. Kaya pahawak nga. Ayan, tunog mayaman na siya o. Ayan o. Sige, paangat nga ako kuya. Sige, bababa yan. 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 Yan to. Tignan nyo mga kapadyak o. Pakinggan nyo. Tunog mayaman na siya o. Oh, social na social ang tunog. Hindi kayo makakatakas nito sa mga asawa nyo o kaya sa mga aso dahil habulin talaga ng aso to. Baka mamaya pati chicks habulin kayo mga kapadyak. Kuya, pakipreno nga. Yun, thank you pababa kuya. Yan, thank you mga kapadyak. Itong kanyang spokes sa likuran, kapares na lang din ang setup nung nandun sa unahan. Bladed spokes din siya. Vision din yung ginamit na rim. Ganun na rin yung ginamit sa kanyang gulong, 700x23C din yan. Tapos yung kanyang hub dito ay kaparehas na lang din nung hub na nasa unahan. Gawa din ng Vision yung hub na yan, mga kapadyak. So ayan, yan yung mga piyesang nakasalpak sa kanya. Ganun din yung ginamit na caliper brake sa likuran, Dura-Ace na rin yan. Ito saddle nya no? Ayan o, palagay ko itong railings ng saddle nya titanium na, mga kapadyak. So ayan, yan yung felt na road bike na available dito ngayon sa Paranaque. Lalagay ko na lang sa description box yung complete details nila, yung address at contact number para madali kayong makapunta rito. Ang presyo natin sa ganitong road bike, nagkakahalaga tayo ng 120,000. Pero yung 120,000 na yan, pwede pa namang mabawasan yan dahil negotiable pa naman itong mga bisikletang ipinapakita ko sa inyo. Ang sukat ng frame nito, mga kapadyak, ay 55 cm dito sa kanyang top tube. Dito naman sa kanyang seat tube ay ang sukat niyan ay 52 cm. So ayan, yan ang sukat ng ating road bike na felt. So ayan, pakita ko na rin sa inyo yung mga available pa nating classic road bike dito. Itong mga classic road bike na nandito, kasama to dun sa mga binlog ko. Yung iba nakuha na, pero yung mga nandito, swerte namang hindi pa nakukuha. Kaya kung may mga nagustuhan kayo nung unang vlog natin dito, ito, nandito pa yung mga bisikleta nating available. Agaya nitong Foggy, hindi ko nababanggitin sa inyo isa-isa yung mga specs nito dahil nabanggit ko na sa inyo noon. Ipapakita ko na lang sa inyo siguro yung presyo at saka yung sukat na lang ng frame. Itong Foggin, nagkakahalaga tayo ng 65,000 pesos pero negotiable pa naman yan. Ang sukat naman nito sa kanyang top tube ay 56, sa kanyang seat tube ay 55 cm. So ayan si Foggin, mga kapadyak ha. Ito pa yung ibang available natin dito. Ito Pinarello. Itong Pinarello ay nagkakahalaga ng 150,000 pesos pero negotiable pa naman yan. Ayan, Pinarello. Silipin nyo lang yung caliper brake nito, baka nakalimutan nyo na. Ayan o, Pampanyolo lang naman yan, mga kapadyak. O diba? Ang sukat naman ito ay 53 cm sa kanyang top tube. Sa kanya namang seat tube ay 50 cm, mga kapadyak. Saktuhan lang ang sukat nitong Pinarello na to. Ito pa yung isang available natin dito, Olmo. Tignan nyo naman yung saddle nya no? Solid. Solid na solid talaga na Brooks saddle, mga kapadyak. Ito kargado rin to ng Dura-Ace group set, mga kapadyak. Itong Olmo na to, nagkakahalaga tayo sa kanya ng 100,000 pesos
Ang sukat sa kanyang top tube ay 53 cm. Sa kanya namang C-tube ay 53 cm din. So equal siya. Parehas ng sukat yung kanyang C-tube at saka yung kanyang top tube, mga kapadyak. So yan, all mo. Available pa dito yan. Ito pa yung iba. Nandito pa rin yung Aero na road bike natin. GT. GT Edge, mga kapadyak. Alloy. Ayan o. Edge. Ang sukat nito ay 57 cm. Sa kanyang top tube, sa kanya namang C-tube ay 55 cm. Nagkakahalaga din tayo dito ng 50,000 pesos. Yung mga specs na nakasalpak dito, eh pinakita ko na ron sa unang vlog ko. Ilalagay ko na lang din sa description box yung link ng vlog na sinasabi ko sa inyo. Ito pa yung isa, oh, Shock. Classic road bike din. Itong Shock ay naka-group set ng Campagnolo, mga kapadyak. Ayan, oh, tingnan nyo muna yung shifter niya, oh. Campagnolo talaga yan. Na legit, mga kapadyak. Tingnan nyo crank niya, no. Ayan, oh. Campagnolo. Oh, di ba? Guwapo, no. Ang sukat nito ay sa C-tube 55 cm. Dito naman sa kanyang top tube ay 56 cm. Ang price nito ay 120,000 pesos. Negotiable pa naman 'yan, mga kapadyak. Ayan, oh. Shock. Classic road bike. Ito pa yung isang available natin dito. Ito yung pinakapangmalakasan talaga natin dito. Kung natatandaan nyo yung vlog natin sa Pasig, nakita nyo to doon. Pinakita ko sa inyo itong Sinelli na classic road bike. Dinala na ngayon dito sa Paranaque. Ipakita ko lang uli sa inyo para matandaan nyo. Itong Sinelli na to, eh, ang group set nito ay Daytona Campagnolo, mga kapadyak. Ayan, oh. Tingnan nyo. Daytona Campagnolo ang kargang group set nitong Sinelli na classic road bike na to. Ayan, oh. Diba? Ang sukat nito dito sa kanyang top tube 54, dito naman sa kanyang seat tube eh, size 54 cm din yan, equal din yan, 54 54. Tapos dito na Campagnolo nga rin yung kanyang group set dito. Ayan yung crank arm nya, oh. Oh, diba? Poging pogi itong Sinelli na classic road bike na to. Palagay ko itong kanyang rim ay Campagnolo na rin yan, mga kapadyak. Ayan, oh, grabe. Solid, ano? Sobrang sariwa nitong classic road bike na to. Nagkakalaga tayo dito, mga kapadyak, ng 280,000 pesos. Pero negotiable pa naman yan. Tawagan nyo na lang yung number na nasa description box. Malaking discount ang makukuha nyo. Basta sabihin nyo lang na napanood nyo dito sa vlog ni Tireless Vlogger. So, ayan yung mga available nating bisikleta dito sa Paranaque sa pagawaan ng furniture. Kung sakaling may mga nagustuhan kayong bisikleta rito, eh, nasa description box na nga yung complete details nila, yung contact number, tsaka yung complete address para madali nyong mapuntahan or madali nyong matawagan. Okay, mga kapadyak, na ipakita ko na sa inyo kung ano yung mga bagong road bike na dumating dito ngayon sa Paranaque. Kung sakaling may mga nagustuhan kayong mga bisikleta na naipakita ko dito sa video natin, eh, nasa description box naman yung complete details nila, yung contact number, tsaka yung complete address. Inuulit ko sa inyo, mga kapadyak, na yung mga presyo ng mga bisikleta nating binanggit dito at ipinakita natin dito, eh lahat naman yan, puro negotiable pa. Pwedeng-pwede pa nating pag-usapan yan, basta yung tawad nyo, eh makatarungan lang, mga kapadyak. Hindi naman talaga biro at hindi rin naman talaga basta-basta yung mga bisikletang ipinakita natin. Nakita nyo naman kung gaano ka-quality yung mga piyesang nakakabit sa bawat bisikletang ipinakita natin ngayong araw dito sa Paranaque. Papasalamat ako kay Sir Ramon Isguera dahil patuloy tayong pinagtitiwalaan na maipakita ko sa inyo, maibahagi ko kung ano-ano yung mga bisikleta niyang nagagandahan dito, mga kapadyak. Kaya naman, shoutout sa iyo, Sir Ramon Isguera. Ingat po kayo palagi dyan. Maraming salamat din sa inyo, mga kapadyak, sa walang sawang pagsuporta sa ginagawa kong mga video. Sana patuloy niyo pa rin akong suportahan. Bigyan niyo lang ako ng like, share, comment, tsaka subscribe kayo sa ating YouTube channel para lagi kayong updated kapag ka meron tayong mga bagong video kagaya nito. Maraming salamat sa panonood nyo, mga kapadyak. Kita-kits na lang ulit hanggang sa mga susunod na video. Keep safe sa lahat and God bless sa inyo. Ako nga pala si Ray Silva, taga Baytel, Laguna. Andito tayo ngayon sa meeting ng mga bike.
Ayun mga kabiker ko, mamili na kayo at sigurado namang panalo kayo dyan pag nakuha nyo. Binabati ko nga pala yung aking sawa dyan, mga anak, mga kapatid, apo. Ano ang pangalan nyo, kuya? Para alam nila. Marilo B. Silva. Okay, siya intindi din na naman nila. At yung paborito nga. Lahat naman sila paborito. Okay, mga kapadyak ha, mamili na kayo para ito talaga sigurado kayong genuine to. Wala na kayong masasabi pa. Okay, salamat. Ako nga pala si Nora Vera Doronio. Shout out sa mga kamag-anak namin at kaibigan niya sa Nueva Ecija. Anong family yun? Family Doronio, mga Magdela Rosario at saka De Los Santos. Saka yung mga kamag-anak namin dyan sa Cagayan. Ay, Mang Al, baka may nagustuhan ka dito sa dyan sa Tugiga raw. Baka may nagustuhan ka dito sa mga padyak. Punta ka na rito. Ako si Noel Pagatpatan. Binabati ko nga pala yung girlfriend ko sa South Africa. Ano si pangalan? Si Jeneline Eliasos. Sino pa mga kapatid mo? At yung mga taga dun sa amin, sa Gimba, Nueva Ecija. Mga anong family yun? Family Pagatpatan at Grospe family. Sino pa? May shoutout ka pa kaya? Shoutout na rin sa mga kaibigan ko at barkada ko. Hindi ko na sila papangalanan. Alam na nila yon kung sino sila. Thank you, kuya. Thank you. Hi, ako si Irish Fernandez. Binabati ko po yung pamilya ko sa Cebu. Sa Masbate po, pamilya ng asawa ko. Binabati ko rin po si Kuya Lando. Salamat, Kuya Lando, sa padala mo. Ang Kilmunching, salamat po sa tulong nyo. Ako nga pala si Meli Doronio. Shout, ano? Binabati ko nga pala. Binabati ko nga pala ang aking mga kamag-anak sa Nueva Ecija. Anong family yun? Family Doronio, De Los Santos, tsaka marami pa. Sino-sino? Tsaka yung papatingin ko nga pala yung Kuya Lito Korean sa Cavite. Baka gusto nyo na ng padyak. Mga bike, nandito lang sa amin, dito sa Paranaque. Iguan mo yung mga kasama mo, Kuya Lito. Tingnan mo yung bisikleta rito. Baka gusto ng mga kapadyak mo. Okay, thank you, okay. Kuya. Salamat. Ano mo? Pangalan mo muna. Wala ko. Si Mrs. na lang muna. Ano mo? Hey!